You know, kamusta mga Apport? So yan, now welcome na naman sa ating panibagong vlog. So yan, hindi ko day off, naka-vacation nga ako ngayong month of July. Kaya yan, medyo gala-gala, staycation, tsaka ito, medyo may time talaga sa mga vlog. Mas masarap sa ano kung naka-uwi ng Pilipinas. Ilang taon na rin since huling uwi ng Pilipinas. Pero dahil nga sa COVID, hindi makauwi. Yan, in-extend na naman nga yung lockdown o yung cancela ng mga flight papunta ng Pilipinas galing dito sa UAE. So, hindi pa rin talaga makauwi. In-extend na naman hanggang katapusan ng balita ako yun ang nakita ko sa post nila. So yun nga, katatapos lang ng aming staycation. So, dito na kami ngayon sa bahay lang. Tapos, yan, tapos labas. Mahangin! So yan, for this vlog, samahan nyo ako mga airport. Punta tayo ng Dubai Mall. Dito kasi sa Dubai nga, alam ko halos sa lahat na rin, sa buong mundo na rin. Kapag ang nag-release sila ng Jordan 1s, is hindi na sa store, hindi na nila nilalagay sa stante ng mall. For raffle basis na yung mga bentahan ng Jordan 1s ngayon, lalo yung mga high na yan. Kaya yun, sa tinagal-tagal ng pag jo-join ko sa mga raffle ng pair para makabili ng Jordan 1. Yun, for the first time naka-jackpot din ako, nanalo ako sa wakas. So yun ang pupuntahan natin ngayon. Kukunin natin yung pair na napanalunan ko. Kaya samahan nyo ako. Tapos yun. You know, Ricky Cruz here. At welcome to my channel. Pawis. Dito na tayo sa Dubai Mall. Naka-queue na tayo ngayon para sa appointment natin. Kaya hindi naman ganun kadami sa queue. Pero sa baba daw is marami na talagang pila. Pero sure naman na yung pair natin kaya okay lang. So hintay na lang muna tayo. Let's go. So yun mga port, no, napabili ko na yung dapat bilhin. Actually napasobra pa dahil
Kumulong tayo sa mga isang apod natin, sa mga apod natin na papabili din. Shoutout kay Boss Arnold. Boss Arnold, na pili ko na yung pinapabili mong J1. So yun yung napamili natin. Yun. Tapos sa pasalamat din ako sa isang apod natin na tumulong sa akin dahil merong isang pair na gusto natin bilhin. So hindi natin pwedeng bilhin dahil madami na daw nabili. So kay Boss Boss Rafael. Yun, shoutout kay Boss. Boss, baka gusto kang mag-shoutout dyan. Hello sa mga taga-subaybay ni Ricky. Yun, taga Batangas si Boss. Shoutout sa mga taga Batangas. So yun, maraming pasasalamat sa kanya dahil sa isang pair na na-cop natin. So yun mga apod, bahay na tayo. So, nagulat ako sa may mga pair ng Jordans doon sa may Jordan store. Grabe, hindi ko inaasahan yung mga naka-display nila doon sa store nila. As in talaga, nalula ako. Hindi ko rin kasi inaasahan na makikita ko sa estante yung mga hype na Jordan shoes doon sa may store nila. So yung tatlong sapatos ang i-unbox natin ngayon. Tapos gagawa natin ng separate video yung iba pang sapatos na nabili natin. So yun mga apod, today is July 16. Tama nga ba? Tama, July 16. So, ginagawa ko itong video na ito today, July 16. Hindi pa lang kung i-upload ko na yung video na ito agad. So, baka hindi rin na-updated. Baka pumunta kayo ng Jordan store. Hindi, wala na yung ibang shoes na naipakita ko. Pero yun, today, yun nga, lahat ng nakita ko doon na sapatos. Kasi yun, pinagdaan ko ng video na yun. Andun din pala yung Travis Scott. Ewan ko hindi ko ito na naipakita sa video yung Travis Scott na British khaki. Ano siya, meron, i-display nila yun, implemented na rin nila kasi unclaim ng mga nanalo sa raffle. So, nandun pa rin siya. And then, yun nga, yung i-release bukas na orange bolt ba yun? Something like that. Na Jordan 1 high. Ayun, naandoon na rin siya mga early release siya kanina. Actually, may naka-display pa sila doon na Hyper Real. Kaso nga lang, ayaw talaga nilang ibenta. Dahil raffle ngayon, siguro meron pang mga naka-schedule na magki-claim yung Hyper Real nila. Pero yung Travis Scott nga na British Cafes, napaso na yung deadline. Kaya, ibenta na rin nila sa store. So mga apod, dahil nga reopening ng Jordan store, hindi ka basta makakapunta sa store nila for now. Ang for now kasi ang ginagawa nila is by schedule or by appointment. Pupunta ka sa website nila tapos kukuha ka ng appointment para makapasok ka o papasukin ka sa Jordan store. So ako, gumawa ko ng appointment, oo. Pero, gumawa ko ng appointment dahil nanalo nga ako ng size ng University Blue. So kailangan pag receive ko ng notification na nanalo ko, nandoon na yun automatic, gagawa naman ng appointment. So hindi ko lang alam kung paano kapag by appointment lang. Nagulat ako yung iba nga nandoon, by appointment lang sila kahit hindi sila nanalo. So yun pala ang style nila ngayon, by appointment ang bisita dahil na reopening sila. Ang dami talagang hype na nire-release sa Jordan store ngayon. So yun mga apod, bago natin ito buksan, shout out muna tayo mga apod sa mga request ng shout out natin dyan. Shout out kay Jay Cabilao. Yan, Jay Cabilao. Si Jay Cabilao ay isang apod ko noon pa doon sa may Saudi Arabia. Jay, nandito ko pa ba sa Dubai? Sabi mo magkikita tayo. So shout out sa iyo Jay. Tapos nandito ka pa rin sa Dubai. Sana magkita tayo. And then shout out din kay Butch. Si Butch mga apod ay kasamahan ko sa skydive. Siya ay isang video editor doon sa skydive. Para sa mga nakatalong na dyan sa skydive, isa siya sa mga nag-edit ng video at isa rin siya skydiver. So shoutout sa iyo Boss Butch. Tapos sa si Boss Butch nga pala mga apod ay meron din siyang YouTube channel. Pasyalan nyo, bisitahan nyo, Butch Pablihan. Yan, skydiver siya. Napakaganda ng mga view na pinapakita yung mga apod mula sa taas. Sa kaibang view ng Dubai. Yung buong pag kikita mo yan, maganda ng video. And then, isa pa, shoutout din kay Boss Jesser Gatos. Boss,
shoutout sa'yo. And yung sa anak mo kay Joshua, pag-pray natin yan. Gagaling yan. Tsaka kapit lang tayo, pray lang. Kaya shoutout na rin sa'yo, Josh. Pagaling ka. And then, yan mga koy. Sisimulan natin i-unbox itong mga kahon. So, unahin na natin siyempre yung sapatos na napanalunan natin na size. Yun. So, para sa mga magtatanong, ito nga napanalunan, hindi po siya nanalo as in free mo makukuha. So, yun nga, yung mga Jordan release ngayon is in raffle basis na. Kaya hindi mo na siya makikita sa stand eh. Yung mga hype na sapatos or especially mga Jordan 1s. Baka bibili mo lang siya kapag nanalo ka sa raffle. Which is ilalagay mo na yung size mo. Kung ngayon nilagay mo ron, hindi na makukuha mo. And 1 Emirates ID per 1 person. So, isang beses ka lang makakasali sa ito. So, yan. Unbox na natin siya. So, yan ang box niya. Nice. Hindi yung normal na merong Jumpman dito. Yan ang box. High kick. And a sticker size 9.5. Boom. So, buksan natin. Oopsie. Muna dyan. Oopsie book. So, yan siya. Buksan natin. So, yan na. Yo, no? Yo. So yan, labas ko natin ito isang pair. Tapos natin dito. There you go. So meron siyang isang extra lace. Nakakulay niya. So ito nga mga port yung Jordan 1 High na University Blue. Yan, size 9.5 siya. Yan ang size ng paa ko. Bango. So yan sa loob, Nike Air and Nike's outsole. So yan, side, another side, and the back. Siyempre yung front, hindi yung Jumpman logo rito, ito yung OG na logo ng Nike Air. So yan. Itong kulay nito is University Blue, North Carolina, kung saan nag-aral si Michael Jordan. Ayan. Maganda siya mga apot, ang ganda ng ginamit sa kanya. Parang, yung ito parang suede na, hindi naman eh. Ang ganda-ganda ng ginamit dito. Hindi siya yung normal na leather na katulad nito. Panalo. Ito ang kung tutusin ito yung kauna-unahang Jordan 1 High na napunta sa akin. Dahil nga siya ang aking nakuha sa raffle. Naalala ko mga port. Yung dark mocha. Talaga naglaway ako doon. Ayun, sorry. Hindi nakakuha ng pair. So yun, dito sa may likod. Madalas ako nakakakita ng mga nagtapag-legit check sa mga groups. Yung ibang nagiging comment is itong tag na to. Tag Nida or what. Ito medyo pa rin siya. Medyo pa rin itong sana ito. Ito din pala. Same ito. Medyo pa rin siya. Anyways. From Jordan store naman. So, 100% authentic. So, yan mga port. Yun nga ang napanalunan natin sa may raffle na size. Yung University Blue na Jordan 1 High. So, let's move on sa isa pang box na bubuksan natin ngayon. And, this one. Yan, yung typical na Jordan black na box. Black box.
with the gold Jumpman logo. And the sticker, Jumpman on the other side. And the bottom. So yan, buksan na natin siya. Let's go. Oopsie. Yan yung pambalot ng pandesal. Number 23. So yan siya. Hindi ng pair. Oopsie. Boom. Ganda lang siya na ito. Ganda ng color rate. So alabas pa natin sa pang pair. Para natin siya i-review. Boom na natin dito. Yan. So yan mga port. Low naman tayo ngayon. Yan. Ang color rate niya ng black, white, tapos parang checkered dito. And then parang neon na red itong outsole niya. Then 54. Iba sa typical na Jordan low, tapos 23 na dito. Then yung lace extra na katerna nito. So yun, ito yung Jordan 1 low, tama ba? Kuwai? Ewan ko pa nung yung tamang pronunciation. Kuwai yata. Kuwai 54. Kaya 54 yung nandito. Yan. Para sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung Kuwai 54. Ito yung alam ko sports to sa anong bansa to? Sports siya sa mga black. Dahil lang. Kika natin. Kuwai 54. So ito, sabi nito, through its colors, the shoe mirrors all the power of Kuwai 54. All the power of Parisians, litwal yan sa mga Parisian. So each summer, Kuwai 54 is the most awaited moment for Parisian amateurs and professionals of basketball since 2002. Almost 20 years after the influence of the competition goes beyond sports and celebrate the cultural impact of black community and the country and its capital. Today, the collection is linked black Northern American culture with African one for good. So yeah, yan yung sabi rito sa may pair na to. Naganda rin yung materials na ginamit dito. Ito almost same siya. Hindi, medyo iba itong ginamit dito. Para siyang yung tarapal ng Tiradoro. Tapos yung leather din dito sa may toe niya. Ibang klase. Pati dito yun. Ibang klase. Ganda ng materials. So yun nga siya. Typical Jumpman logo. Yung number. So instead of 23, yun ang 54. Sa likod, imbes na yung wing logo ng Jordan is yung ito siguro yung logo ng Kuwai 54 and the Jumpman, maliit na Jumpman. And then pati yung loob insole. Ganda rin yung pagkakadali nito eh. Ito ko na parang na amaze eh. Yan siya. Oops, low. Ganda rin ito pagpormahan. Tama nga po, size 8 yung isa na to. Ito yung kay Boss Arnold. Boss Arnold, alasin ko na madaling araw, huwag mong pupuntahan dito, tulog pa ako. So yan mga po, labas na rin natin itong last pair ng shoes. Yan. Typical black Jordan box again. So the same thing sa kanina. And size 8 again. Ayan siya. Wow. Ayan siya mga port. Yung pa rin yung papel. And open. Ooh. Shoe itself.
lalabas pa natin sa pang pair. So, yan na siya mga port. Ito yung Jordan 1 University Blue Black. Siya yan, two-tone siya. Itong leather na ginamit dito is yung normal na Jordan 1 shoes na gagamit nila din sa mga Jordan 1 shoes na leather. Yan. So yun yung sinasabi kong ring logo sa likod ng Jordan 1. So ito wala siya yung 23 sa tama. Nandun pa rin yung Jumpman logo. Yan, black swoosh. Both sides. Black toe. At saka black tie. And yun, yan. Yung Jumpman logo sa toe. Sa insole. Tapos, black yung outsole niya. Panalo din yung colorway ng isa na. Ganda. Boss Romnick. Yeah, tapos Boss Arnold, Boss Romnick. Yun. So yun, normally nga sa mga Jordan shoes, colorway nagkakatalo-talo. So, parang isipin mo, pare-parehas ng design. Tapos nagbabago lang yung colorway, pero grabe, nagbabago rin yung presyo kada palit ng kulay. So yan mga port, abangan nyo yung susunod na unboxing natin na iba pang shoes na napabili natin today. Abangan nyo, gagawa natin ng vlog yan. So, that's our vlog for today. Kung bago ka sa channel ko, please huwag mong kalimutan na i-click ang red subscribe button down below. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago yung video. Kakatawa na mga at hindi ka pa subscribe. I-subscribe mo na yan! It will be highly appreciated mga port. Click mo na subscribe. Susunod natin video. Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button, and see you again sa susunod natin video.